Good day mga ka-TV. Bumalik sa 3999 ang watch hour ko. Paano nangyari yun? Well, umpisahan natin mga ka-TV. 2007, nag-umpisa ang YouTube channel ko. Dati kasi, hindi pa uso yung mga malalaking memory card o USB. Kaya kapag may videos ako, ini-upload ko na lang siya sa YouTube. Dahil wala pa nga akong pambili noon ng memory card. Mahal pa dati kasi ang mga memory card at saka USB. Lalo na yung mga malalaki, yung mga giga. Kaya pag may gusto akong isave na videos, ina-upload siya sa YouTube. Ang dating pangalan ng YouTube ko is MusicMan18. If makikita nyo, ito yung mga naunang upload ko sa Padis Alabang ata to, kung di ako nagkakamali. Nagkaroon ako ng account sa YouTube kasi wala lang, parang uso lang kasi. Tapos, so kumbaga sa ano yun, nakikiuso lang. Hindi naman kasi dati alam yung monetize, hindi ko pa alam yan dati yung mamamonetize. Napunta nga ako sa iba't ibang bansa eh. Pero kay YouTube lang lagi ako nakadepend. Andun ko lagi pinapanood yung mga videos ko kasi wala nga akong USB doon. Kasi nga minsan ang sarap din balikan, di ba? Pag may mga, lalo na pag may mga achievement ka o may mga, lalo na sa aming mga banda, pag nakikita mo yung mga dating tinugtugan mo, mga dati mong ginagawa, panonoodin mo, malilibang ka. Tsaka ewan ko ba, maliban sa pagiging musician, mahilig mag-gitara, mahilig kumanta, wala naman hilig sa akin, o tumugtog ng instrumento, hilig ko rin ang mag-videos, mag-picture taking, higit sa lahat yung nag-e-edit, magbi-videos ka tapos i-edit mo, or magpi-picture kapag sama-samahin mo, gagawin mo siyang slideshow. Hilig ko talaga yan noon, gumawa ng ganyan. If makikita nyo nga yung ibang videos ko dito, meron dito yung mga slideshow na in-upload ko lang. Wala lang. Hilig ko lang kasi. Hindi ko akalain na magagamit ko yon as a remembrance na rin. Or para mapanood din ng mga kasama ko. Kasi yung mga nakasama ko sa videos, kasama din naman sila dun. At least kaysa nakatago lang, di ba? O nasa, sa CD kasi binoburn ko yung pinaka-ano dahil nga wala pang USB noon na ano. Sa CD ko siya binoburn. Kaysa nakatago ng ganun, di ba? At least napapanood ng mga kaibigan ko. Sinesend ko na lang sa kanila yung link. Hindi ko akalain na magiging ganito na magkakaroon ng monetization. Kaya dun din nag-umpisa yung throwback vlog. If mapapansin nyo, meron ako dyan mga throwback vlog. Nilagyan ko ng intro, throwback vlog. Kasi nga last year, diba, naging pandemic. So, bawal lumabas, sa bahay lang. So, wala kaming gig, lalo na kami mga banda. So dito, lalo akong nag-edit ng nag-edit. Yung mga mahilig, kinalikot ko yung mga videos, mga lumang video. Kinalikot ko siya. Pinag-i-edit ko. Tapos, last year, nauso din yung pag-collab-collab, di ba? Yung mga banda dahil nga walang gig. So sa online kami nag-tutugtugan. Yun, edit na naman. Hanggang sa unti-unti na i-explore yung pag-i-edit ko. Minsan nga, nag-aaral pa ako. Nag-search pa rin ako sa YouTube. Dito rin sa family, YouTube family, yung mga tutorial na mga kung paano mag-edit, kung paano mag ganitong picture, blur, yung mga ganun. Inaaral ko pa rin yun. Tapos yun nga sa pag-collab-collab namin, natuto ko ng pagsamasamahin yung tatlo hanggang limang videos pagsasamasamahin mo, di ba dati? Kasi ang alam ko lang na pag-edit, videos, tapos may slideshow, yun, pwede pagsamasamahin yun. Pero ngayon, siyempre, lima kayo o four members, pagsamasamahin mo, tapos isi-sync mo pa yung music, di ba? Hirap din. Yun yung nangyari last year dahil sa pandemic. Pag-collab, pag-edit, hindi ko namamalayan. Unti-unti na i-explore. Tapos, ina-upload ko siya sa YouTube. Hindi ko namamalayan. Unti-unti. Lumalaki na rin pala yung channel ko. Nung na-check ko siya, ata nasa almost magpa 500 subscriber na rin siya. Tapos ang watch hour niya, halos kalahati na. Aba, nagulat ako. Tapos, parang naging interesado ako. Kasi may mga napapanood na rin akong video. May mga nadaanan akong videos na, uy, ano pala dito ah? Mamamonetize pala. So, napaisip ako, bakit hindi ko kaya anuin to? Pasukin to. Parang ganon. Kasi total, halos pareho naman siya sa passion ko. Mailalabas ko pa rin yung pagtugtog, yung pagkanta as a musician. The same time, medyo iba nga lang yung audience. Siyempre, YouTube na siya. Tapos mag-i-edit. Parang pinagsama-sama na rin yung mga hilig ko ba. Kaya sabi ko, oh, mukhang okay din dito sa YouTube. At least ipapassion mo na lang muna siya.
mag-e-enjoy ka. Kasi yun ang pinaka-importante naman sa lahat, di ba? Yung nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Pag na-upload mo na sa YouTube yung mga parang cover songs, yung mga collab nyo, para ka na rin nag-gig. Yun nga lang, medyo walang sahod. Hindi ka tulad kasi pag nag-gig every night. Pagkatapos ng gig, kuha mo na kagad yun sa budget. So sa madaling sabi, last year, pinush ko siya yung YouTube channel ko. Kasi nga, yun nga, natuklasan ko na kalahati na yung watch hour. Hindi naman kalahati, almost 1,800 watch hour na ako nun eh. Tapos yun nga, ang subscriber ko is magpa 500 na. So halos kalahati pareho. Sabi ko, oh pwede ah. Kaya pinush ko siya ngayon last year. Tapos blessing in disguise din kasi yung time na yon, yung mga ganong panahon, mga October ata yon. Binilihan ako ni Mrs. ng B8. Yun nga yung sound card na pang-record. Kasi alam niya, mahilig talaga ako mag-record, di ba? Nakita niya kasi sa Shopee, nag-babrowse ako, tapos naiwanan ko, nakita niya. Sabi niya, mura lang pala to. Tapos hindi ko na malayan umorder pala. Siguro, nagtanong, hindi ko naman alam eh. Buti, tama naman yung dumating. Okay naman yung B8. So yun, simulan dumating yung B8. Yun nga, nag-start na ako mag-tutorial. Unboxing muna ginawa ko. Tapos, dinemo ko siya yung parang review. Parang yun, simula nun, oh, okay pala to ah. Kasi pag ano ko, ang daming views. Dumami yung views. Mas marami nga siyang views kaysa sa mga cover. Peace. Pero okay naman din. Tapos, yun. So, nag-gawa ako ng mga review. Kaya yung B8 na yun, parang doon nagsimula yung Christy Bilag. Pinalitan ko na si Music Man 18 ng Christy Bilag. Music Man 18 turned into Christy Bilag. Para lang, sabi ko, mas madaling matanda ng tao. Tapos, ayun nga, nagawa na ako, no. Inalungkot ko yung mga lumang gamit ko. Yung mga in ba na mga gamit na pang vlog, pang recording, pang tutorial. Hinalungkat ko ngayon, hinanap ko yung mga kahon, tapos kunyari, unboxing. Ay, pero totoo, binili ko naman din yun. Tapos, unboxing, review, total, alam ko na iba, yung iba gamitin eh. Tapos, ganun din, pag may umu-order na ako o may binibili na akong bagong gadget, nag-unboxing na ako. Ang saya-saya ko kasi edit ko, tapos marami kagad views, tuwang-tuwa ako. Yun nga yung sinasabi nila, di ba? Nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Pinush ko siya, upload doon, upload dito. Ah, wala na. Tapos yun nga, nahalungkat ko pa yung mga lumang videos ko. Yung mga sa biyahe na daily vlogs. Ah, sabi ko, pwede to. Mailalabas. Yun. Inedit ko na siya ng inedit. Kasi yung iba talagang hindi na ano. Kasi ang gagamit kong camera noon, alam mo naman ang camera, mababa lang yung mga resolution ng camera. Mga cellphone resolution lang yon. Kaya ini-edit ko na lang, pinaganda ko kahit papano. Na-upload naman, at least lumabas pa siya at nakita ng mga ibang kasama ko, ng mga nandun din sa videos. Tapos ayun nga, dati pag gising mo, ang binubuksan mo, the FB, mga notification, mga message. Ngayon, hindi. Ang binubuksan ko na ngayon, YouTube. Tapos yung watch art, uy, umaandar. Tuwan-tuwa ako, umaandar kasi siya eh. Ayos. Yun na ngayon. Ganun makaka-relate yung mga YouTuber dito. Dati, ganun. Pag binubuksan mo na yung YouTube mo, ang una mong tinitignan yung watch hour. Pag hindi ka pa monetize, ha? Pero malamang pag monetize ka na, yun pa rin ang tinitignan mo. Hindi na watch hour. Revenue. To make a story short, March 25, 2021, nakuha ko na yung watch hour ko. Kasi nauna na nga yung subscriber ko nauna. Siguro mga last, bago mag-December lang, nakuha ko na yung 1,000 subscriber. Ganun pala yun, no? May content talaga yung paggawa mo ng video, lalo na pag pinaghirapan mo. Talagang hindi mo mapipigilan naman eh. Talagang magugulat ka na lang, umaandar pati watch hour. So yun nga, March 25, 2021, nakuha ko na yung complete requirements ni YouTube para mag-apply kay Google AdSense. Bali, 1,030 ata subscriber ko noon, tapos 4,010 ang watch hour ko. Tapos ayun nga, nakalagay doon apply now. Pero siyempre may mga napapanood ako, mga na-re-reject. Natakot ako. Siyempre nag-search muna ako sa YouTube. Although busy pa kasi ako nung araw na 'yon. Tanghali kasi yung dumating, yung parang na-reach ko yung ano,
na-reach ko yung requirements ni YouTube. Tanghali yon nangyari nung binrowse ko pagkagising ko. Although may ginagawa kasi ako sa maghapon, kinagabihan, pagtulog ng mag-ina, nag-browse ako ngayon, nag-check-check ako kung paano mga dapat gagawin bago mag-apply. Kasi nga, ang dami ko rin nababasa na nare-reject. So, yun, ginawa ko. Ginawa ko yung mga dapat gawin, lalo na sa kaso ko, musician, marami akong copyright. Yes, marami akong copyright. May mga reuse videos pa nga ako eh. Kasi may ilig din kasi ako yung kukuha sa ibang videos, tapos ini-edit ko. Ini-edit ko naman siya, although pinapaganda ko or dinadagdagan ko. Kaya nakapasa kay YouTube. Ituturo ko yun sa susunod na videos, yung mga technique na ginawa ko. Tapos ayun nga, medyo nagawa ko naman na lahat yung mga parang napanood ko. Yung mga parang pinaghihinalaan ko. Pero nagdadalawang isip pa rin ako. Sabi ko, hindi pwede. Kumbaga, nandito na eh. Nandito na yung pinaghirapan mo eh. Ilaban ko na to. Kung marireject, di at least malalaman natin kung saan yung may mali, diba? In-apply ko siya ngayon. So, madaling araw, 3 a.m. March 26, 2021. Nag-apply na ako. Nag-fill up na ako ng mga sa AdSense. Sabi ko, mas okay na itong sumusubok kaysa hindi, di ba? Kumbaga sa laban, maganda na yung lumalaban kahit walang laban kaysa sa hindi lumaban. O, di ba? Naipasok ko pa yon. So, after ko mag-apply, ayun nga, natulog lang ako. Pero hindi ako makatulog. Kasi nga, syempre, parang iniisip mo. Then, pagising ko, eto, masaklap, guys. Pagising ko, mga 11 a.m., March 26 pa rin yun na. Kasi di ba nga madaling araw ako nag-apply. Eto masaklap. Pagising ko nung March 26, 11 a.m. o magtatanghali. Chinek ko kagad yung YouTube studio ko. Yun, nabigla ako. Bumalik siya sa 3999. Grabe. 11 hours yung binawas ni YouTube. Kasi pag nag-apply ka na, may process 1, di ba? May process 2, done. Nakalagay done. Tapos yung pangatlo, yun ang hihintayin mo. Yung mga 3 to 2 weeks yun. Yung processing na yun. So, inaasahan ko nga na matatagalan yun dahil marami akong copyright. Pero pagdating ng tanghali nga, nabasa ko ganun. 399 ulit. 3999. Nagbawas siya ng ano, ng watch hour. Iniisip ko rin kasi baka marami kasi akong pinrivate na video, baka binawas. Kaya naging 3999 siya. Guys, yun ang naisip ko. Kasi marami akong pinrivate. Then may mga videos talaga ako na alam ko hindi mamamonetize. Although parang hindi ako nawala ng pag-asa kasi tuwing 3 p.m. naman ng hapon, nag-a-update yung YouTube ko kasi pag nag-check ako ng watch hour, doon siya dumadagdag 3 p.m. eh. Minsan nagbababa siya ng 2:30 p.m. Kunyari, 3:50 na siya. Kunyari lang, 3:50. Tapos pagdating ng 2:30, magiging 3:45. Pero ang balik niya ng 3 p.m, malaki. Magiging 3:70, ganon. Ganon siya eh. Nangyayari. Ilang beses nangyari sa channel ko yon. So, hindi ako nawawala ng pag-asa. Kaya pagdating ng 3 p.m, hinintay ko talaga 3 p.m. 3:01 mismo, tinignan ko yung YouTube ko. Refresh ako ng refresh. Talagang 3999 pa rin. Eto maganda. 3:30. Bumalik siya sa processing. Ayun nga, di ba? Yung part, yung, ano yun? Step 1 done, step 2 done. Tapos processing, yun nga yung sinasabi nilang 2 weeks daw yun. Bumalik, tiantuwa ko. Ang saya ko ah. Bumili ako merienda. Nagpamerienda nga ako sa asawa ko eh. Tsaka anak ko eh, nagmerienda kami hapon. Ayun nga, pagdating 5 p.m, matutulog na kami uli ng anak ko. Natutulog ako hapon kasi napupuyat ako. Talaga gumagawa ako ng mga video, nag-i-edit ako eh. Sa madaling araw eh. Yun lang kasi yung time ko kasi nga gamit ni Mrs. yung laptop. Tapos mag-i-edit ako sa madaling araw. Para pati hindi na magulo si baby. Kasi ang hirap kaya mag-edit ng videos tsaka sound the same time. Kailangan susuriin mo siya, di ba? Edit pa yon, videos pa yon, tapos may sounds. Sa sound pa lang, mahirap na mag-edit eh.
So yun nga, magtutulog kami ng hapon, tinabi ko lang yung phone ko. Tapos biglang tumunog. Hindi siya messenger eh. Hindi familiar yung tunog ng cellphone ko. Hindi siya messenger, hindi rin siya YouTube kasi alam ko rin ang tunog ng YouTube ko eh. Hindi familiar. Tinek ko yung phone ko, yung text. Hindi rin text eh. So bakit tumunog? Tapos tumunog ulit na isa pa na naman. So hinanap ko kasi di ba nagno-notify naman yun sa phone. Kaso pag pinindot mo na, nawawala. Doon pala nakita ko doon sa Google Gmail ko. Ayun, nag-email na sila. Oh no! Partner na raw kami. Oh. Imagine guys, 14 hours lang. Approve na ako. Although may mga pagsubok ng tanghali. Kaya sa inyo mga ka-YouTuber, kagaya ko mga small YouTuber, huwag kayong susuko. Pag unang-una, lalo na pag gustong-gusto nyo yung ginagawa nyo o ini-enjoy nyo. Enjoy nyo lang muna. Dire-diretso lang, tapos hindi nyo namamalayan, nandun na kayo. Hindi naman yung ano, basta nandun na. Bahala na kung nandun, di ba, kung nasan nandun. Tapos, yun lang kasi importante, di ba? Kahit saan naman eh, sa trabaho. Basta ini-enjoy mo siya, magaan mo siya dadalhin. Tapos yun nga, hindi na ako nagkamali, nag-email na rin si YouTube sa akin. Lumabas na rin siya sa YouTube Studio. Yun. Congratulations. So yun guys, morning ako. Cheers. Parang hindi naman masaya, no? Hindi, ganito lang talaga ako, hindi masyadong express. Kaya yun nga, basta huwag tayong titigil. Kasama niyo pa rin ako mga ka-YouTuber ngayon. Siyempre, mga small YouTuber pa lang naman tayo. Pero huwag niyo sasabihin daw yun. Yung narinig ko sa ibang YouTuber yun, huwag mo sasabihin small. Kasi habang buhay kang small, kaya dapat dream big. Oh, di ba, coach yun? Kaya tayo mga nagsisimula pa lang start. Ayun nga, gumawa ako ng mga dapat gawin sa next video ko yun. Bago mag-apply. Pati na rin yung sa Google AdSense, gagawa din ako ng tutorial doon. After kung matanggap yung PIN. Pero mga 1 month pa ata yung PIN. Matagal daw yung PIN eh. Tingnan natin. Malagi akong swerte eh. Then mga 14 hours lang na monetize na ako. Na approve na ako. May kasamang swerte. Doon sa taas yun. Malakas tayo doon. Acknowledgement nga pala. Nagpapasalamat sa mga channel na to. Kay Sha Vlog. Hindi man kami magkakilala ng personal. Pero mabait siya. Tapos lagi niya akong, ano yung tawag doon, ini-entertain pag nagtatanong ako. Marami kasi akong tanong eh. Ako marami. Grabe, ang bait. Sasagutin niya guys lahat, lalo na pag alam niya talaga, syempre. Share niya. Pag hindi niya alam, sasabihin niya rin naman. Pero halos lahat alam niya guys. Ang bait talaga. Syempre si Alpha Ed TV, isa sa mga naghikayat sa akin mag-YouTube. Kagrupo ko yung anak niya dati sa banda. Tapos YouTuber na rin siya. Monetized na rin yung channel na yan. Sila yung mga binabanggit ko. Pinoy Henyo Vlog TV. Oh, ito si Michael. Kaibigan ko to. Ito naman yung... yung makikita niya lagi siya nakakomment doon sa mga channel ko. Acknowledgement sa kanila. Kundi din dahil sa kanila, siyempre, wala rin tong channel na to. Siyempre, lalo na sa inyong mga viewers. Tapos si Ride Safe Pops. Kaibigan ko, kasama ko sa channel na to. Tropa ko yan siya. Marami rin akong tanong na nasagot niya, na itulong niya rin sa akin malang eh. So, ayun, acknowledgement sa kanila. Ipopost ko yung mga, ito yung mga ano nila. Mga channel. Subscribe din kayo sa kanila guys. Guys, mga ka-TV. Tapos, pag may mga tanong kayo, comment down below nyo. Pwede kong sagutin, or PM nyo na lang ako sa Facebook. Chris Austria lang naman ang Facebook ko. So, hanggang dito na lang. Monetize na ako! Yay! So, katulad ng mga sinasabi ng mga YouTuber, please, like, share, and subscribe. Diba? Pero sa akin siguro, subscribe lang, okay na kayo. Tapos watch. Sabagay, mas okay na lang kung may like at isa-share. O, pareho lang, di ba? Pinagbalibaliktad ko lang. Maraming salamat. Thank you, hanggang sa muli.